Welcome to my vlog, mga ka-wanderers. So, ayan, dahil may sasakyan na naman ako, so gala na naman ang lola mo. At dahil nga may gusto akong i-feature sa inyo, isang restaurant siya na nag-invite sa akin during that time na nag-visit ako dito sa Heritage of Siandagha. Lock po muna itong sasakyan. Wait lang. So dahil kasama ko na si King at kasama ko na rin si Ate Unay, so pumisita kami dito para balikan yung restaurant. So dito kami kakain ni Ate Unay. Tara Ate Unay! So ayan, kasama ko na naman si Ate Unay para gumala. Buti na lang, pang umaga siya. So at least, ayan, nahila ko na naman siya. So let's go guys, tingnan natin kung ano yung merong masarap dun sa restaurant na yun. Actually, kung re-reviewin nyo yung na-upload kong video, I think that was last summer, April or May. Pero pwede nyo Al Siandagha Heritage, Old Heritage, yun. Pwede nyo i-search dun sa YouTube channel ko at Ria the Wanderer to check yung kabuuan nito. Kasi and every, anong tawag dyan? Hindi naman station, but yung every, anong tawag dyan? Yung mga ganap ng mga old history na i-features ko doon. So, reviewin nyo para at least. But then, maglalagay din ako ng konting anong tawag dyan? Pa-remember. Ay, bongga, hindi ko malaman ang right term. Anyhow, let's go guys. Tara, ito na kami. Let's go! Madilim. Diyan. Madilim eh. So, pupuntahan natin yung residence ni Pakto. Tingnan lang natin sa loob. Kasi nung during visit ko, hindi ko kasi siya napuntahan kasi sarado may event ng casino. So, ang gagawin namin, i-visit lang namin sa labas, then take photos lang. So, tara guys, let's go! Dahil nandito kami sa history heritage, tingnan nyo guys yung old sasakyan. Pak! O, di ba? Ito pa isa. Yes, it's not allowed. Okay, sorry. So, hindi na. It's not allowed though, so we cannot be able to take some photos here. Yan daw yung mga sasakyan ni Muhammad. Check in here. Ni Maktoum. O, oh, diba? So, sabi ko kay Ate Unay, picturean niya ako. Ay, yeah, tingnan mo naman ang ginagawa niya. O, oh, diba? Ayan siya. Nagbi-video din siya. So, anyhow, eto yung pinakita ko sa inyo kasi napakaganda naman. And since medyo malamig na dito, so sabi ko kay Ate Unay, punta kami dito para mamasyal. And syempre, mag-take photos at the same time, mag-share din ako sa inyo ng napakagandang Articraft na meron dito. Meron kasi akong na-visit, hindi ko lang alam kung maaabutan namin kasi nga ginabi na. So ayan, kita nyo naman ang closing time nila anong oras, 8 PM yata. So parang hindi ko na maano, but then gusto ko lang i-share sa inyo, tingnan nyo naman yung pagkakabuild ng mga building. Parang gawa lang sa clay. O diba? Parang hinulma lang siya. Tingnan nyo guys, pakita ko sa inyo. Ang iba nito, kaya nga lang medyo kasi maano siya madilim. So, pakita ko sa inyo pag napapunta kami doon sa part na maliwanag na. Ito kasi medyo madilim siya pero look naman guys. So, yan yung dating ganyang bahay dito sa UAE, na, which before, ganito lang talaga build yung building dito. Even yung bahay ng king dito, ganyan lang talaga.
hindi ko maibigay sa inyo ng maganda na hindi. Gusto ko kasing ipakita yung kabuuan. Kaya nga lang dahil gabi na, ang nakaka-capture is madilim. So, ang ginawa ko, binako na lang yung ano, yung cam para maipakita sa inyo. Ang ganda kasi, oh. Sige. Kausap ko si Ate Unay kasi nung pictorial din kami. But then gusto ko lang kasing ipakita sa inyo yung ganda kasi nung building nila na para bang as in tamo guys, oh, parang ginawa lang talaga siya sa clay. Look at this. Oh. Hindi siya mukhang halamumo. Hindi siya mukhang semento, as in para lang siyang yung ina nung ginawang natural na man-made lang talaga na hindi semento. Parang gawa lang sa putik something ganon. Tingnan nyo naman ang ganda-ganda. Diba? Ito yung old heritage ng Alsyandaga. Isa to sa pinakalumang lugar na tinerha ng ano, unang address na tinerha ni Maktoum, yung king dito sa UAE. Itong lugar na to. So, naging tourist spot na siya kasi talaga namang, ang ganda namang kasi kahit yung mga building. Tingnan nyo guys, oh. Hindi lang namin naabutan yung sunset, but however, as you can see naman guys, oh. Ito din yung unang naging kalakalan, yung ano kasi Ate Unay, ano nga ba yung ano kasi tawag ng exchange, yung exchange of commodities dito rin itong area to. Ito. Dito nagsimula yung kalakala nila. At dito rin sila nakipag-exchange ng mga products. Ganun. Yan, yung lugar na yan. So, nandito na ulit tayo sa Heritage Alsyandaga. Para lang ipakita ko sa inyo yung mga building. Sabi kasi ni Ate Unay, pagkakanta daw na ito, ipakita sa inyo yung mga building, which is a main entry. Pinakita ko lang sa inyo yung mga house na pwede nating ma-visit. Nakaharap ko sa sila. Tingnan nyo, gusto kong pumasok dito kasi tingnan nyo naman yung building.
hindi siya gawa sa semento ha. It's made of clay. So para tingnan natin. Tingnan nyo ang bawat sulok. And look, it's made of wood. Ganyan yung dating pintuan talaga nila. So guys, andito na ako sa tapat ng restaurant na nag-invite sa akin before. Hindi ko alam kung nandun pa rin siya hanggang ngayon, but then we'll see. Hindi ko kasi alam, pero parang mats bet ko na kumain dun sa sumunod na restaurant. Kaya nga lang siguro hindi naman na rin naman niya ako naalala. And somehow, hindi rin ko parang feel na kumain dun. So, pakita ko sa inyo guys, ha? So ito yung unang first na ano na nag-invite sa akin na kumain. However, since siguro hindi naman nila ako naalala, gusto kong dito na lang kami kumain ni Ate Una sa second restaurant kasi parang more classic yung design niya, o di ba? So let's see. Tara guys, kain tayo muna doon. Check natin kung anong merong menu. Let's go. Okay, so we're here in so we're gonna check kung ano yung masarap na pagkain meron sa kanila. Kasi never been kami tayo napapunta dito. And since it's first time namin ni Ate Unay, so we'll check what's inside, huh? Yung halaman ng saging. And guys, the design is very classic. See? Since they are in the historical place here in Alshataga, so look the design. And this inside. Excuse me, where we can order? That side. That side. Yeah. Okay. So guys, wala kami nagustuhang food na menu ni Ate Unay dito sa Albeit Al-Jairan restaurant. But then, napakaganda nung kanilang design. Napaka-classic. Ang ganda. However, yung pagkain is hindi namin gusto kasi puro more on sweets lang siya. Eh, mas gusto ni Ate Unay yung main course na may pagkain. Meron silang kare-kare something gano'n na parang Pilipino food. But then, hindi pa daw yun ready kasi kakakaad lang nung menu. So, mostly, ang pagkain nila doon is sweets then additional ng mga Arabic food. So, hindi na kami kumain doon. Pero napakaganda nung ano, napakaganda nung design nung kanilang this one is Asian restaurant. So, check nga natin kung masarap tong Asian restaurant. Tara. Pasukin natin 'to. Check mo. Ah, ito na lang pala 'yon. So, hindi rin nagustuhan ni Ate Unay. Ang pili talaga nito sa pagkain. Dahil wala na kaming makakainan dito, parang ito lang yung restaurant. So, uwi na lang kami, then doon na lang kami kakain sa Riga. Sa kanyang favorite Chinese restaurant. Let's go guys! Okay. So, dahil anong oras na yung parking namin, ano na rin, and na parang na-cover na naman namin lahat. Pauwi na kami. Tara guys, let's go. Wala din kasi kami nagustuhan na pagkain sa mga restaurant dito. Tatlo lang.
may gusto kong ipakita sa inyo. Parang yung sinaunang bahay sa Pilipinas, yung bahay kubo. Tingnan nyo guys, oh. Medyo pag kasi binako yung camera, madilim. So ang gagawin ko na lang, i-front ko na lang, but then gagawin kong background sa likod ko. Tingnan nyo guys. Diyanan, ayan o. O diba, parang bahay kubo talaga siya. Papicture pala ako. Tara guys, tingnan natin. Dilim talaga siya, oh. Hindi talaga kita. So ang gagawin ko, ipo-front ko na lang yung camera. Eto guys. May ganyan din pala silang klase ng bahay noon sa UAE, no? Kala ko all are made in clay. Kati yun eh. Hindi ko akalain na ganito kaganda talaga yung mga historical design dito sa UAE. Ang ganda niya, oh. Siguro mas maganda kung umaga or at least pa sunset kami na papunta dito ni Ate Unay. Kasi as you can see guys, oh, tingnan nyo naman. Diba? Ang ganda-ganda. So much more dun din sa... Ang ganda, oh. So kung very ano kayo dun sa mga classic design, talagang mabubonggang-bongga ka talaga kayo dito. Look, may tower pa siyang bongga. O, diba? Ang ganda. So, yun lang guys. Thank you so much. Talaga siya makuhanan sa back ng camera ko. Eh, ang ganda kasi, o, para pakita ko sa inyo. Diba? Napakaganda. Ate Unay, say hi! Guys, I would like to thanks everyone to keep watching and subscribing on my YouTube channel. So, this is the end of our journey. Unfortunately, hindi kami nakakain dun sa restaurant na nag-invite sa amin kasi yung available food dun is, kumbaga, hindi familiar sa amin. The same time si Ate Unay, ayaw niyang kumain. So, ayun, ang ginawa na lang namin, nag-picture-picture na lang kami doon kasi as part of this heritage history nitong Siandagha, napaka-classic kasi ng design. So, ayun, kinuhana na lang din namin, which yun nga, yun yung nakita nyo. So, anyhow, overall of this, thank you so much to keep watching and subscribing on my YouTube channel, Ria the Wanderer. As well on all of my FB account and TikTok. On FB account is Ria Fernandez and Maria. I also have my Ria personal page. At the same time, I have my TikTok, Ria FB too. So, yun lang guys. Maraming salamat. And magandang gabi sa lahat. Bye-bye! Thanks for watching! Dito na kami kumain ni Ate Una.